tayo ng Lomi gamit ang Miki. Nasa screen nyo na po ang mga ingredients at nasa description box na rin. Tayo mag-isa na, unahin natin ang sibuyas. Sunod natin ang bawang. Kapag medyo golden brown na, ihugog na natin ang ground pork or ang giniling. Napakabilis lang po nitong lutuin kasi yung Miki napakabilis niyang maluto. Sunod na natin ang atay. Atay ng baboy ito. Pwede rin po kayong gumamit ng atay ng manok, mas malasa. Kung ano po yung available sa inyo. Then, lagyan na natin ang tubig. Yung tubig po, depende po sa inyo kung gusto nyo ng maraming sabaw. Pwede nyo dagdagan. And then, takpan natin at pakuluin. Pag kumukulo na siya, ilagay na natin ang tokwa. Yung tokwa po, pinirito ko na po kanina pa. Sunod natin ang seasoning. And then, ang konting asin. Cornstarch, lagyan na natin ng tubig at unawin na natin. Bali yung itlog, kanina binit ko na siya, yung dalawang itlog. Pag malapit na siyang maluto, saka natin siya ilalagay. Lagyan na natin ang Miki. Diba napakabilis at napakadali lang lutuin. Pag kumulo na siya mga 2 minutes, ilagay na natin ang pechay bagyo. Ilagay na natin ang patis. Huwag po masyadong maraming patis kasi kanina naglagay na tayo ng asin. Ilagay na natin ang tinimpla nating cornstarch. Yung cornstarch, pampalapot siya. Then, kumukulo na siya. Ilagay na natin. Isunod na natin ang itlog. Maluluto na siya. Pagluto na, pwede na natin ilagay ang crispy liempo. Optional naman po yung kung gusto ninyo. Kung wala naman pong available, okay lang na hindi. Okay na siya. O paano? Hanguin na natin and then iserve na natin. Thank you for watching, guys!